Okay, ayaw makisama ng buko for today's video. Iba-iba yung direksyon niya. But kebs na, because I'm so excited to film today's video. Kaka-receive ko lang nito yesterday. So we will be trying out the newest Arcadia Beauty Tone Up Sun Serum Cushion. Arcadia Beauty, or formerly known as All Covered by Anakai. So yes, nagre-brand sila. Iba na yung brand name, iba na yung logo. And this is one of their newest product releases. So ito yung itsura ng box nila and their new logo. Actually, very minimal siya. It actually reminds me of a K-beauty brand vibe. And again, this is their Tone Up Sun Serum Cushion and it has SPF 50+, PA+++++, UVA, UVB. Ang taas ng SPF nito, in fairness. And ito yung likod ng box. So, nandyan yung ingredient list, nandyan din nakalagay yung shade. So, I got their two shades na available. Kinuha ko both si shade number 1 and number 2. Nakuha ko siya on sale. So, ilalagay ko naman yung links kung saan siya available para ma-check nyo kung merong ongoing sale or mga vouchers na pwede nyo gamitin. Pero honestly, for a cushion na merong SPF 50+, PA+++++, and may claim din sila na this has 34% skincare ingredients. So, hindi lang siya yung masabi lang na meron siyang skincare ingredients. Talagang potent yung skincare ingredients daw na nandito. Nakalagay naman din dito, meron silang 2% niacinamide for brighter and smoother complexion. Meron din daw itong HA Fruits Complex for skin regeneration. HA is an exfoliant. And meron din itong tea tree, which is also an ingredient that I like, which has antimicrobial properties, and meron din siyang ceramides to calm stressed skin. So this is perfect daw for daily use as a sheer coverage base and can be used for touch-ups as well. So if I'm not mistaken, they are marketing this as a sunscreen talaga more than a skin base or a foundation or skin tint. We'll see, kasi ako personally, without even trying it out yet, mas gusto ko pa rin maging safe. Naglagay pa rin ako ng SPF underneath. So this is how the component itself looks like. And again, nandito sa likod yung shade. It's made in Korea and hybrid sunscreen daw to. Paraben-free, fragrance-free, vegan, gluten-free, cruelty-free. Let's open it. Ayan. Ang ganda actually nung packaging nila. And of course, merong puff. Shade number 2 itong hawak ko. Ang satisfying talaga gawin nun. So, feeling ko, shade number 2 talaga ako. Pero kinuha ko na rin both shades to also show you guys. Ever since na nanonood ako ng mga beauty reviews before ni Anakai, magka-shade kami lagi. And actually, same din kami ng skin type. Kaya, siya rin talaga yung basis ko when it comes to base. Kaya, nung sinabi niya, parehas ang gagamit niya, I ordered both kasi feeling ko, baka magagamit ko rin parehas. I have medium skin tone, I have neutral undertone. So, let's see. This is shade number 1. Actually, nagulat ako ah. Ewan ko kung sa pagkakaswatch ko lang, pero may coverage siya. I mean, may pigment talaga siya. And this is shade number 2. Oh. In fairness, wala talaga siyang amoy. So, this is shade number 1 and this is shade number 2. And let's try it to somehow blend para mas makita natin kung ano yung mas swak na shade sa akin. Pero definitely, lutang talaga si shade number 1. Ayan, mas nagka-camouflage talaga sa skin ko si shade number 2. Yeah, so we'll go for shade number 2. So I will use yung puff na kasama. Although, personally, gumagamit ako ng hiwalay na sponge talaga and brush when using cushion. Alam niyo, ang dilim ngayon. Gusto ko sana itong i-film na may natural lighting. I mean, mostly natural lighting, yung may araw talaga. Pero, sobrang gloomy today. Pero, in-expect ko na may pagka-sheer yung formula niya. Kasi, they are marketing this as a tone-up na sunscreen cushion. Pero, may coverage siya. So, let's try on my forehead. Medyo naparami ako on my forehead. Yun lang ang hindi ko bet when it comes to using yung mga ganitong puff. Kasi mas hindi ko makontrol yung pigment na nilalagay ko on my face. Okay, so this is how the serum cushion looks like applied on the side of my face. So ito yung wala pang cushion. And ito yung merong cushion na, again, shade number 2. So, hindi naman lutang yung shade sa akin. Actually, super shade match ko si shade number 2. Gets ko yung sinasabi ni Anna na kapag meron siyang dark spots, mas ito yung nakaka-cover. Kasi nga, this is the closest to the skin tone. And yung finish niya is, as you can see, meron siyang very nice na sheen or glow that makes your skin appear healthy and glowy. Pero when you touch it, wala siyang lagkit.
Hindi naman din siya yung super powdery or matte na finish. And magaan siya sa face, as in super gaan. Parang wala akong nilagay. It can lightly cover yung mga very ano lang, minimal na dark spots. Pero kung talagang meron kang as in kasagsagan ng mga dark spots mo, kailangan mo talaga ng help ng concealer. On the other side, try ko nga tong beauty blender. Kasi mas gusto ko talaga mag-apply ng cushion with a blender or brush. Nahirapan ako dun sa puff talaga. Kasi hindi ko makontrol. Yes, definitely, mas bet ko siyang i-apply with a beauty blender. So, this is how the serum cushion looks like applied on my whole face. Ang ganda nung finish niya actually. Kasi nakaka-healthy ng tignan ng skin. And as you can see here, ito kasi yung dalawa kong major dark spots as of the moment. Totally, hindi niya na-cover kasi as you can see, visible pa rin siya. Pero nakatulong siya na i-help na i-minimize yung appearance nung pagka-dark, nung dark spots ko. But again, kailangan pa rin talaga ng help ng concealer with that. Which for me, it's not a deal breaker. Lalo na kung minamarket nila to as more of a sunscreen. Mas okay sa akin yung buildable yung kanyang coverage kasi 'di ba merong suggested na amount of sunscreen na ilagay tayo sa face natin in order for us to be fully protected from the sun. Mas okay yung sheer para talagang kahit sundin mo yung suggested amount of sunscreen, hindi ka naman yung mukhang geisha, 'di ba? Pero ang ganda ng tignan sa skin, very 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 lightweight as in wala kang maramdaman. And pag ginanyan mo, in fairness, hindi mo ma-feel na parang merong product na sumasama sa kamay mo kasi parang nakadikit na siya sa balat. So, parang kang naglagay actually ng serum sa face mo. Ganun yung feeling niya. As in, ang gaan. Yun yung isa sa napansin ko kasi pag cushion, usually, ang thick nung formulation niya na talagang kapag hinawakan mo yung balat mo, may sumasama sa kamay. Tapos, ramdam mo talaga na meron kang nilagay na cushion. But this one, it's very, very lightweight to think na meron siyang pigment. Yeah, so far, ang ganda niyang tignan on the skin. As in, nakatingin ako sa skin ko ngayon kasi parang ang healthy-healthy niyang tingnan. So, tatapusin ko lang yung rest of my makeup and I will be right back. Okay, I'm done with the rest of my makeup. As usual, yung ginagamit ko na powder when I'm testing out a base product is a translucent na pressed powder. So, dinos off ko lang siya. Hindi ako naglagay ng highlighter para hindi maka-affect sa wear test natin. And na-amaze ako guys, ang ganda-ganda niyang tingnan sa skin. Alam nyo, very fresh pa kasi yung review ko dun sa Happy Skin na skin tint. Which, sinabi ko rin naman doon sa review ko na ang ganda-ganda niyang tignan sa skin. But this one, ako compare ko kasi yun yung last ko na na-try. Same sila na magandang tignan sa skin. As in, yun yung parehas na amaze ako dun sa dalawang products na yun. But ito, mas magaan siya and mas manipis siyang tignan on the skin. Ewan ko, may something sa kanya na parang ang ganda-ganda ng skin ko. Given na kagabi puyat ako na parang kanina pagkagising ko nung umaga. Parang feeling ko ang dry, ang pangit ng skin ko, ang dull. Pero ngayon, parang sabi ko nga sa inyo, parang kang nag-exfoliate. Ganun yung itsura nung skin. As in, ang kinis tignan. And ang maganda sa kanya, hindi siya nakaka-emphasize ng texture. And yes, ang major question mark na lang now is how it will wear throughout the day. Especially to those na mayroong oily skin, combination skin like me, or dry skin. Itong area niya ng skin ko, normal to dry siya, but my T-zone is oily. So, lalabas ako today para talaga ma-wear test to. So, babalitaan ko kayo guys later after around 6 to 8 hours. It's already lunchtime now. Magla-lunch muna ako. And I am back after a long day. Grabe guys, una sa lahat, I can't stop looking at my skin. As in, kahit anong salamin na makita ko, napapatingin talaga ako sa skin ko. Kasi, I mean sa base ko, may makikita akong mirror kasi nag-mold din ako kanina. Napapatingin talaga ako sa base ko kasi ang ganda niyang tingnan. Tapos, tingnan ko rin siya ng malapitan. Hindi ka mukhang naglagay ng any foundation or skin tint. So far, hindi ko pa actually na-feel kung may oil. Siguro very minimal sa nose. Pero, tingnan natin, mag-blot tayo kung meron nga. Pero kasi sa nafe-feel ko, wala pa akong nafe-feel talaga na oiliness. Let's see. Ayan, wala pa nga masyado nalaglag. Kasi usually pag oily na ako, dumidikit na yan. Ganyan lang sa nose. So, fairness guys ha. Ayan, wala. Hindi siya dumidikit sa noo ko. Hindi siya dumidikit. Para kang naglagay talaga ng sunscreen or skincare na inabsorb ng skin pero nag-iwan siya ng magandang finish. I think that's the best way to describe it. And super sakto sa akin ng shade number 2. I really hope magdagdag pa ng deeper shade si Anna. In fairness, bet ko tong product na to. This is something that I would use every
day after this review kasi maganda talaga siya. Although guys, although personally ha, ako lang naman to, even though they marketed this as a sunscreen, I would still use a sunscreen underneath, non-pigmented na sunscreen or yung walang tint na sunscreen before I put this on. Kasi wala akong tiwala sa sarili ko when it comes to making sure that I have enough amount of sun protection if ito lang yung gagamitin ko. Since baka may mga times hindi ko siya ma-apply very evenly or hindi ko masunod yung kung ano talaga yung suggested na amount of sunscreen. But this is a very good addition to sun protection for daily use, lalo na kung kayo yung type na everyday nagko-commute kayo, naarawan kayo throughout the day. Ang ganda niyang tignan sa balat talaga, mga sis. Kanina ko pa iniisip kung meron akong similar na product in my collection na merong ganitong kataas na SPF, ganong content ng skincare ingredients, and ganitong finish. Parang wala pa. Wala pa akong maisip na ganitong-ganito at the moment. Sana lang mag-expand pa sila ng shade range in the near future. Pero again, babalitaan ko pa rin kayo as I use it more and more after this video. And guys, I hope nakatulong itong video na ito sa inyo kung meron akong na-miss na details or kung meron kayong gustong malaman pa about the product. And kung meron pa kayong mga video suggestions or whatsoever, just comment it also. And kung di pa kayo nakasubscribe, you might want to consider subscribing to my channel. Stay safe and healthy guys, and I will see you on my next videos. Bye-bye!